Sa vlog na ito ay ating itetest ang Starlink. Dinala natin ito sa pinakadulo ng Pilipinas, ang Batanes. At itetest natin kung sulit ba ang Starlink roaming plan. So sit back and relax at sabay-sabay nating alamin ang resulta ng Starlink dito sa Batanes. This is Starlink. Nandito kami ngayon sa Basco, Batanes. Ang isa sa mga dahilan ay gusto kong i-test ang Starlink. Panood nyo sa isa kong vlog na bumili ako ng Starlink at tinest namin yun sa Tanay, Rizal. Pero ngayon, dinala ko siya sa malayong lugar. Dito nga sa Basco, Batanes, isang isla sa dulo ng Pilipinas, para i-test ito. Starlink yan. Tinakay ko yan ng aeroplano. Ayan, Manila to Basco. At nilagay ko siya dito sa bag na ito. Binili ko nga pala itong bag na to sa Shopee. Ito yung ano niya. Tatak niya. And then, ito ang Starlink. Ito yung modem. Modem niya yan. And then, ito yung satellite. Yan. So, nilagyan ko yan ng napakaraming damit. Ang total kilo kasi ng Starlink ay 8 kilograms. Kasama na yung bag. Tapos, nilagyan ko siya ng maraming damit para maging cushion niya. Para kahit na medyo mabangga or mabagsak ay hindi siya masisira. Naging almost 13 kilos ito dahil worth 5 kilos ng damit ay inilagay ko sa kanya. So, ang gagawin natin ay isa-set up ko tong Starlink at titingnan natin yung performance siya dito sa Basco. Common conundrum of man. Good people question if there is one. Well, bad is soon good. Disregard the tally victims. Think it's pretty hard living knowing father was the ladder. What if my blood goes splatter? If it pollock or not matter at all. If I fall, would you catch me? Or would you let me go? Well, so dito natin siya padadaanin. Yan yung labas. Dito natin siya isa-set up sa labas nito. Pero hindi kasi yan masyadong open eh. May langit siya pero hindi siya ganun ka-open. Pero, itry namin natin. So, ito yung modem. Ayos pa naman yung modem. Yan. May power na siya. And yung satellite ba ay gumana na? Hindi pa siguro. Hindi pa siya umiikot. So nakita natin umangat na siya. Dito ay entering Starlink network. Sana maganda yung makuha niyang signal. Tsaka medyo maulan dito ngayon. Kaya hindi natin sure kung makakakuha siya ng magandang signal. Itong plan na to ay roam. 3,300 per month. Pero pwede mo siyang dalhin anywhere in the Philippines. Magagamit mo siya kahit saan ka pumunta sa Pilipinas. Sa Pilipinas, umuulan na naman. Lipat natin siya. Medyo matagalan talaga siya mag-set up. Especially pagka first time mo siyang gagamitin sa isang lugar. Kasi parang naghahanap pa siya ng satellite. Tayo natin. So konti na lang, makakakonect na siya dahil calculating orientation na siya ngayon. So tingnan natin sa loob yung connection niya. So sabi dito, Starlink connected. Okay. Nakakonect na ang Starlink sa satellite, sa langit. Ayan na, online na siya. Wow, umiikot ulit yung satellite. Umiikot siya ulit. Basta ito, online na siya ngayon. Speed test naman natin siya dito. Uy! Umabot ang 200. 225, 222 Mbps. Ang upload speed ay nasa 24 Mbps, latency is 59 ms. So titingnan natin sa Ookla, ang speed test niya ay mabilis din. 232 ang down speed, 241, 245 and 35 ang average ng upload speed. So maganda siya. So ito try natin siya sa ML, ngayon din. Kasi pagdating sa streaming, sigurado ako wala itong magiging problema eh. Play natin to 4K. 4K video. Hindi siya nagla-lag. Wow.
Wow, grabe. Try naman natin ngayon ang gaming. Try lang natin siya ng brawl. Para mabilis lang yung laro. Kasi makikita naman natin dito agad kung mag-i-spike siya o hindi. Yan. Anak ng teteng, parang hindi ko alam gamitin. Johnson na lang. Mang no choice eh. Walang roaming. Kalokohan yan. Ito agad oh. Magic. Genius one. Ay, hindi siya lagged. So, ang ano niya ay 30 ms. 35. Medyo mataas to, pero hindi to lag. Kasi yung ano nila, yung Starlink nila dito is nag-200 eh. Tinan natin hanggang matapos yung ano, yung game kung ilan ha. Hot and a little okay, so confirm, hindi siya lag. Hindi siya lag! Yung Starlink ko ay hindi lag. Bukas naman pupunta kami ng Itbayat. Batanes pa rin siya pero ibang isla ng Batanes. At doon naman natin itetest itong Starlink. Ay, bigda. Hello po. Ilalabas po kayo? Apo. So medyo maulan pa niyang lagay na yan. Pero okay naman siya. Ano nga yung mga Starlink pala dito sa Batanes? Eh parang normal dito yung mga may pera. Nag-ship na sila ng Starlink. Kaya sabi ng tour guide namin, yung mga Starlink daw dito sa Basco, eh nililimit yung pasok para huwag daw mawala ng kita yung smart tsaka globe. Iwan ko lang yan dito. Alis muna kami. Yan o, medyo umaambon nyo yun. So kanina, mayon signal lang smart dito. Naka-data lang kami ngayon. Kanina, mabilis naman maabot ng 80 Mbps ang speed test. Pero ngayon, ala na. Isya. Naging ibigla. Biglang nawala yung signal. Hindi namin alam kung bakit. Pero ganito siguro talaga dito, biglang nawawala yung signal. Kaya, tingin ko, mas matitest natin ng Starlink dito mamaya. Para matry natin kung stable ang Starlink dito sa Itbayat, Batanes. Dito parang walang naka-Starlink dito sa Itbayat. Naghahanap ako ng Starlink na satellite. Wala akong nakikita. Meron? Meron? Saan? Ayun, oo. Mayroong isa. Speaking of, ayan, may isang Starlink. So, ibig sabihin, oh, Starlink dito. Pero still, yan ay residential. I'm sure that's residential plan. Eh, ang sa akin, roaming. Kaya, yun, natitest natin yung roaming ng Starlink dito sa Itbayat, Batanes. Kung anong speed. Let's see mamaya. So, guys. Ito yung Starlink. Hilagay namin dito. Yan. Dito, Elon. Elon. Are you listening? Walang ano, kuryente. Dito eh, sa bila. Ito, aircon yun. Maluwag yata. Maluwag pa sila sa akin. Yan. Yeah. Ngayon dito. Maluwag. Yung sinasaksak pa yata yan eh. Eh, wala pa rin. Hindi yata ito yun eh. Tara, ikot. Sobrang layo kung kayang tayo. Wala pa. Binaba namin. Yun siya. Okay pa. Meron na? So ano nangyayari guys? Hindi siya makakonek kasi mayroon siyang obstruction dito. So binaba namin. Oh guys, connected na daw. Ayan na, online na siya guys. Guys, online na siya. Ang tagal mag-online ni Tito Elon. Tito Elon ano na. Yan na. Online na siya. Look, ba't yun nun? Eh, saksakan pala sa labas. Hop. Ooh. Hop. Starlink lang malakas. So guys, nakakonect na ako. Ayan. After ilang
after ilang mga minutes, nakakonnect na rin tayo sa Starlink. Nang napansin ko lang, parang nahihirapan siyang mag... Ano ba yan? Ang daming ano? Hala! Parang nahihirapan siyang mag... Ano? Mag... parang nahihirapan siyang mag-connect dito sa Itbayan. Sige, patay mo. Tapos, yung ano niya, ito papakita ko sa inyo yung speed test. Yung server niya, Taiwan na. Chunghwa Mobile sa Kaohsiung ba yun? Kaohsiung. Ayan. sa Taiwan na siguro yan. Pero mabilis naman. Okay na siya ulit ngayon. Parang naka-set up na siya ng maayos. At ayan, itatry natin to ah. So ito yung Starlink. Naulanan siya kasi medyo umalan yun. So yung Starlink, nilagay namin sa bubong kasi hindi siya makakuha ng signal. Pero nung nilagay namin sa bubong, okay na siya, naging stable na siya dito sa Itbayat. Lahat eh okay naman. Tinest ko siya. Ay, kaya lang pala hindi ko lang paglaro. Pero yung mga streaming, okay naman. May mga time na nawawala siya. Pag contact sa satellite, minsan nawawala. Pero sandali lang, nakakabalik din agad. Pero overall experience sa Itbayat, goods itong Starlink. Again, ito ay roaming. Okay ang performance siya dito. Walang problema yung roaming ko. From Pasco to Itbayat, ang Starlink ay okay na okay. Kailangan mo lang talaga siya hanapan ng magandang spot para makakuha ng signal sa langit. Ayun. We're back in Pasco. Look. So inakit ko siya dyan sa taas. Tapos ngayon itetest kasi natin siya sa ulan. Dahil umuulan kasi ngayon. Makikita nyo, mayroon siyang pader dito sa part na to. Pero kahit ganun, connected siya sa Starlink. Parang half lang nung langit yung kita niya eh. Pero so far, kumonek naman siya. Tapos isa pa, umuulan kasi ngayon. Kaya itinatry ko din. Tapos ayun na nga oh, ang lakas ng ulan dito. Ang lakas ng hangin. Bakit kaya nagkaganun? Biglang dumakas yung ulan dito sa Basco. Today is December 31. Kaya alas 12 na, magyo January 1, 2024 na. Kaya lang, ang gaga naman ng salubong dito. Sobrang lakas ng ulan, tsaka ng hangin. Pero yung Starlink ko, nandun pa rin sa taas. Ngayon, itinan natin yung speed ng Starlink pagka ganito ka ano, ulan. Ito, nakakonek ka pa sa Starlink ko. Kung mayroon pa nga bang connection, pag ganito maulan. Maulan, mahangin ha. Agad ang Starlink 19 Mbps. Ganun din yung up speed, upload speed. Grabe, kung maririnig niyo yung hangin dito, sobrang lakas ng ulan. Like legit, ang lakas ng ulan. Mabagal talaga. Mas mabilis pa yung upload speed sa download speed. Mabagal siya talaga pagka umuulan. Pero at least may connection ha. Isipin nyo pag bumabagyo. Pag kaya bumabagyo doon, ano kayong ano nito, connection nitong Starlink. So isipin nyo ha. Isa pa, ang taas ng ping eh. O yan, wala, hindi siya talaga tumataas. Tingnan niya natin doon sa Starlink app kung anong sinasabi. Online naman siya, statistics, okay naman siya, outages, eh may network issue oh. Ang dami siyang network issue dahil nga siguro sa hangin tsaka sa ulan, kaya nagkakaroon siya na. Well, kahit dito sa Starlink na app eh, umabagal talaga siya. 11:58 na po alas 12 na. Router to internet? What do you mean? Mabilis ang router. Yay! May fireworks! Update? It's January 1, 8 a.m. Malakas pa rin ang hangin at saka ulan. Ay, yung ulan, hindi na masyado yung hangin. Update tayo sa Starlink. Here's the Starlink. Nakailang ikot siya ng position. Siguro yan yung way niya para makahanap ng signal. Ang nabasa ko kasi pagka daw maulan tsaka maulap, pinahirapan daw siya kumuha ng signal sa langit. Pero sa aking observation, hindi naman eh. Hindi siya nawawalan ng signal eh. Kahit nung kagabi na masyado malakas yung ulan tsaka hangin eh. No? Ngayon, 165 pa rin. Kahit na malakas pa rin yung hangin. Tsaka, grabe ulap ah. Mga parang ulap ngayon dahil nga, ayan, masama ang panahon. Pero nakakakuha pa rin siya ng signal. Goods pa rin ang signal niya. Check naman natin doon sa app. Yan o, online siya. Pero may nakalagay na, obstructed. Expect an interruption every 6 minutes. Natatakot lang ako kasi sa sobrang lakas ang hangin, baka bumagsak yung Starlink doon. Kaya kagabi, medyo nahirapan akong matulog kasi iniisip ko kung ibababa siya.
Pero hindi naman siya nalaglag. Kahit malakas yung hangin, nandiyan pa rin siya, okay pa rin siya. Hindi, talagang sobrang lakas ng hangin kagabi, lalo na nung madaling araw na. Pero okay pa, ayun pa siya, buhay. Tingnan niyo naman yung Starlink ko dito. Going strong. Oh, nice. Uuwi ko ulit na Manila yan. Okay, update sa Starlink. Panahon dito sa Basco ay maulan pa rin. Ayan, no? Yan ang panahon sa Basco, Tuesday. January 2, maulan pa rin. Kaya hindi totoo na yung Starlink daw ay nawawala ng signal pagka maulan. Hindi totoo kasi siguro 2 days nang umuulan ngayon dito sa Basco at nandyan yung Starlink. Buhay ang Starlink, may signal ang Starlink. Ang pinaka problema ko sa Starlink ay ang bagal mag-upload. Dahil siguro nga sa sama ng panahon, mabagal siya mag-upload. Mabagal siya mag-upload. Yung isang vlog ko na 27 gig, in-upload niya ng almost 12 hours. Yun ang problema. Hindi ko alam kung ang problema na yon ay sa panahon or ganun talaga kabagal mag-upload ang Starlink. Itetest ko ulit to sa walang ulan. Doon ko itetest mag-upload using Starlink para matry natin kung gaano kabilis talaga mag-upload ang Starlink pagka maganda yung panahon. So, ang mahalaga, kahit na masama ang panahon, eh meron kang signal. Yun ang pinakamahalaga. So guys, ang huling araw ni Starlink dito sa Basco, Batanes. Performance niya okay naman. Naging stable naman yung performance niya dito. Pero kung titingnan nyo itong app na to, ito, sa app niya, puro obstruction ang nakalagay. Kasi mayroon nga siyang wall sa gilid eh. Pero okay yan, nagamit ko yan na maayos. Naging stable naman siya nung matagal na siya nandyan. So mamaya ibababa ko na yan. Kailangan natin ipack dahil pabalik tayo ng Manila tomorrow. Kinuha ko na si Starlink. So overall, ang performance ni Starlink dito sa Batanes ay napakaganda. Lalo dito sa Basco dahil marami talaga naka-Starlink dito sa Basco. Pero itong roaming na to ay nagamit ko rin. Ang address nito ay nasa Quezon City. Pero nagamit ko siya. Nagamit ko siya dito sa Batanes. Ito ang Starlink dito sa Batanes. Sana may natutunan kayo guys at sana ay nag-enjoy kayo sa vlog na ito. Susunod ulit kapag pupunta kami sa ibang lugar ay itetest natin itong Starlink ulit. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!